21-24, basahin ko muna ha. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Yahweh, hindi mainam na mag-isa ang tao, bibigyan ko siya ng makakasamang makakatulog. Kaya pinatulog niya ni Yahweh ang tao, samantalang nahihimbi, kinuha niya ang isang tadyang ito at pinaghilom ang laman sa tapat ni Yaon. Ang tadyang na iyon ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae siya ang tatawag sa kanya sapagkat sa lalaki nagmula siya. When God created Adam, anong napansin niya? Malungkot. Kaya napakalungkot ni Adam. Ano po? So siguro, papatupato lang siya mag-isa. Kasi may nahirap yung mag-isa. Gano'n-gano'n lang siya. Kain ng bunga ng mga punong kahiruan. So, pinatmas na siya ng Panginoon sa araw-araw siguro. Sabi niya, hindi mabuti sa tao ang mag-isa. Kaya ano ginawa niya? He created Eve. Ikinawa siya ng Eva para siya ay maging maligaya. Kaya naman nung makita ni Adan si Eva, anong dialogue niya? Sa wakas. Yes, parang ganyan eh. Then yes. Nung makita niya si Eva, yes. Pag ganoon siya, mas probably, kung imo-modernize natin yung story ni Eva at Adan, so siguro siya yung nakakabukbok na ganyan. Tapos biglang nakita niya si Eva, yes. Diba? Diba? Ganun, most probably. Kaya, naroon, naging maligaya siya sapagkat nakita niya si Eva. Kaya pag tinignan niyo, yung purpose talaga ng pag-aasawa is to make us happy. Diba? Kasi it is not good for Shesley to be alone. Kaya, lalo siyang naging malungkot. Binigyan siya na magpapaligaya sa kanya. Si Bob. Because it is not good for Bob to be alone. Diba? Kaya ibinigay sa kanya si Chesley. Ganun ang ibig sabihin. Kaya tayo binigyan ng partner to make us happy. Diba? Yan yung tatandaan nyo. Kaya yun ang purpose ng marriage. Yun ang purpose ng pag-aasawa. Para tayo ay maging maligaya sa bawang araw ng buhay natin. Kaya, yun ang dapat nagiging goal natin every day. To make us happy and to make our partner happy. Para hindi tayo magsisi na, kasi di ba meron iba sisisi na, yung pinasasabi kanina ni sister, basahin ko sa inyo ha, na-miss ko yung verse 4 kasi hindi ko pala nababasa. Sabi ka nito, akong ito'y pinupupog, sinisiil mo ng halik. Ang dulot ng pag-ibig mo'y walang kasing tamis. Ang taglay mong halimuyang sa kaya ito tulad, simba mo ng pangalan mong ang samyo ay malaganap. Kaya lahat ng dalaga sa iyo ay namipihag. Ako ngayon narito, isama mo kahit saan, at ako iyong dali sa silid mong pahingahan. Hindi ako nagkamali na ikaw ang ibigin. Sabi nga niyo sa asawa niyo, hindi ako nagkamali na ikaw ang ibigin. Hindi ako nagkamali na ikaw ang ibigin. Ayan! Oh, group 52 years na yan kasi ano talagang ano, hindi nagkamali. Kayo ba, hindi niyo yata sinabi eh. Sabi niyo sa asawa niyo. Hindi ako nagkamali. Hindi ako nagkamali. Parang nagkamali yata kayo, ay hindi niyo masabi-sabi. Hindi ko masabi? Oh, hindi, sabihin mo. Hindi ako nagkamali. Ang galing yata. Parang nagigitin. Hindi ako nagkamali. Diba? Alam mo? Sabi nila, alam mo. Pero yun ang ibig sabihin. Kailangan yun yung dialogue natin. Kasi happy tayo. Diba? Sa asawa natin. Kaya ang dialogue natin, hindi ako nagkamali na ikaw ang naging asawa ko. Wala namang perfect couple. Of course, lahat naman tayo nagkakamali. Pero masaya tayo. Kapili yung ating asawa. Yan ang napakahalaga na dapat nagiging goal natin in life. Kaya pag tinignan natin, ito yung purpose natin eh. Kaya tayo nag-check. Ano? Check up ito. Anong tingnan natin? Wala na. Meron yan sa ano. Relationship check up. Ano? Che-check natin. Ano yung che-check natin? Number one, yung ating pagmamahalan sa isa't isa. Happy pa ba kayo sa asawa? Dapat, ano,
Oh, may sasabihin niyo, eh, paano mo, brother, kung di na ako happy? No, di ba? Hindi naman ang purpose to yung chine-check up natin dahil parang paghiwalay natin dahil di na happy. Kundi gumawa ng paraan para maging happy kayo. Di ba? Hindi ba nagkamali ang asawa mo na ikaw ang pakasalan niya? O ikaw mismo hindi nagkamali na siya ang piliin mo? O baka meron ng halong pagsisisi? Di ba kailangan nag-check? Kasi kailangan, hanggang, sabi nga, di ba, hanggang pwedeng ayusin, ayusin na. Huwag nang palalain kung ano mong mga sitwasyon na gaganap sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano po? Kasi ang goal natin bilang mga mag-aasawa ay laging masaya tayo ng mag-aasawa. Di ba kailangan yun? At ang dialogue natin, hindi ako nagkamali na ikaw ang aking ibig. So, mag-check tayo ng ilan. Ano, tingnan natin. Meron kayo yan, grading system. So, kung 10 yan, kung puro 6 siya, then 16. Ang pinakamababang score ay 70 dapat. Pag 70 pababa, ano yan? You need to consult. Kailangan nyo mag-consult talaga sa expert. Ano? In ano, marital expert para po bigyan ng solusyon yung ating po mga pinagdadaanan. Ano? Number one, communication. Graded nyo ang sarili nyo. O, yung isa nyo, yung sarili nyo, yung isa-isa asawa nyo. Ano? O, ito yung kayo, ito yung isa, yung sa kabila. Ano? So, titignan ninyo, ano kaya magiging grade? O, communication. O, halimbawa, sa inyo mag-asawa, sino ang mausap? At hindi, sino yung mausap? Yung makwento? Sino? Usual, sino? Babae. Babae, ano? Babae ba? Ano sa iba, lalaki? O parang hindi kayo nagkakasot to. Nagtuturoan kayo. Baka pareho lang kayo. Diba? So yung communication. Gano'n pa kahalaga ang communication sa mag-asawa? As in, mahalaga talaga siya. Kailangan nag-uusap, nagkukwentuhan. Diba? Kahit nga magkakalayo, diba? Pag may communication, kahit magkalayo, still na napili yung magandang relationship nila. Basta merong communication. Diba? Napakahalaga kasi yun eh, yung pagsasalita. Bagaman, tatandaan nyo, listen, lalo na sa mga babae. Tandaan nyo, kailangan maintindihan nyo na talagang magkaiba tayong lalaki in terms of communication. Kasi ang babae, talagang pag nagsalita, paragraph. Pag ang lalaki nagsalita, concise. Di ba? Kumbaga sa sentence ganyan. Pag nagsalita ang lalaki, ganun lang. Concise. Di ba? Pag nagsalita ang babae, paragraph. Pag nagsalita ang lalaki, sasabihin niya, ano lang? Okay. Ganyan ang lalaki. Oo. 38. Armalay. Ano? Automatic. Ito lang yung ano, dire-direcho. Usually, ano, hindihan din natin yung difference natin. Pero kailangan nag-talk. Kailangan nag-uusap. Ano, kailangan tinitignan natin yan. Chine-check natin yung communication natin. Diba? Chine-check natin kung okay ba yung ating mga pag-uusap bilang mga mag-aasawa, yung communication natin. Ano, lalo na kung doon sa mga nag-a-abroad, diba yung communication ninyo, okay pa ba? Diba doon sa mga hindi nga nag-a-abroad, magkakasama? Oh, diba? So, importante pa rin yung nagkukwentuhan or nag-uusap. Diba? Kailangan yun eh. Aalis ka, nagte-text ka kung nasan ka na. Diba? Pa-uwi ka or kung saan man kayo naroon. Kailangan yun yung communication. Napaka-importante yan. Hali. So, anong grade nyo? Ano? O, kayo ngayon na sa magkukwentuhan ninyong mag-asawa yan. Sino may problema sa communication madalas? Lalaki. Ano? So, mag-improve tayo ano? In terms of communication.
Kasi minsan pag ang babae, gusto talaga nilang makipagkwentuhan sa atin. Number two, sa finances. Napakahalaga ng pera sa pagsasama ng mag-asawa. Tama mo ba? Tama ba? Hindi pwede puro pag-ibig. O, tatandaan niya, hindi pwede puro pag-ibig. Kailangan ay meron din pera. Kasi importante yan eh. Ano, sa pagsasama ng mag-asawa. Ano, mahalagang sangkap yan ng pagpapaganda at pagsasayos sa pamilya. Pero, ang pera rin, madalas, isa rin yung tawag dito, pansira din ng ano eh, samahan ng relasyon ng mag-asawa. Ano eh? Pag-ibig sa salapit, ugat na kasama. Ayun, ugat ng kasamaan. Ano, pero yung pera, hindi siya masama. Ang masama, yung uugaliin natin tungkol dun sa pera. So, importante yun eh. Ano po yung pera natin. Kaya usually, ang pera hindi dapat pinag-aawayan eh. O, madalas, pinag-aawayan. Madalas ba yung pag-aawayan ng pera? Sa mag-asawa? Siyempre, wala nang mga aap eh. Ano? Sino rin doon nag-aaway sa pera? Ma? Magdamas ka lang, mabigyan sila. Hindi, joke lang. Usually, pinagtatanong na niya, dahil una walang pera, o kaya dahil sobrang dami na pera, ayaw niya tanggapin. Ano? Wala ka namang binibigyan. Ano? Pero traditionally, sino may hawak ng pera? Tradisyon? Babae. Pero sino rito ang may hawak ng pera? Yung lalaki. Ayan. Para sa mga brother mo rin. Ay, iba si brother mo rin yan. Kasi alam nyo, ako ang prinsipo, kahit nagtuturo ako sa mga kinakasal ko sa seminar, tinuturo ko ito sa seminar, kung sino ang marunong umawak ng pera, yun ang umawak. Hindi porque babae siya, dapat umawak. Eh kung babae nga siya, hindi siya marunong umawak ng pera. Diba? Kung saan-saan napupunta ang pera. Diba? Ganun na hindi sabihin. Kung sino may... Hindi, kami ni Sir Mayli, lahat ng principal, pinag-aralan na namin. Nung simula, siya may hawak. So, wala nangyari sa buhay namin. Ipinasa niya sa akin, ako na raw. Ano nangyari? Wala rin nangyari sa buhay namin. Ang ginawa namin pangatlo, nagkanya kami. O yung iyo, akin na akin. Bahala tayo. Wala pa rin nangyari. Bumalik ulit kami sa kanya. Hanggang sa natutunan namin, ako na ang may hawak ng pera. Ganun ang ibig sabihin. Diba? Pero meron kami isang box doon na nilalagyan namin ng pera. Kasi may kailangan ko walang kuha. Yun lang ang sinisig. Hindi. Pero ang point natin, diba? Hindi yan pinag-aawayan, pinag-uusapan yan. Diba? Hindi kailangan pagtalunan ng pera. Pinag-uusapan yan ng mag-asawa. Ang pera, ulitin natin, napakalaking tulong para mag-asawa, lalong tumibay sa pagsasama. Pero malaki rin siyang sangkap sa kasiraan ng isang pamilya o pagsasama. Kung hindi yan maayos na pinag-uusapan. Diba? So, kailangan pinag-uusapang mabuti yan. Ngayon, wala naman tayong pera, huwag na kayong mag-uusapan. Walang pag-uusapan. Pareho na walang pera, di wala nang pag-uusapan. Mas madali yun, ano eh. Walang pag-uusapan. O, kaya lang naman maraming pag-uusapan kasi maraming pera. Ano? Pero, kailangan natin yan. Yung finances natin. Ano? So, kayo ba ay happy na kayo sa inyong finances? Happy ba kayo sa income ninyo o may mga plano pa kayo para paunlarin ang mga ito. So, kailangan natin binibigyan ng pansin. Hari, so okay ba ang finances? Check ninyo. Kayo naman ang makakasagulit. Ikaw naman kaya kayo i-check up. Kayo rin naman sa sarili ninyo yan. So, pag na-check up ninyo, nakita ninyo ang pagkukulang nyo, baguhin nyo. Nakita nyo ang mga magagandang bagay, i-improve pa ninyo. Diba? At kung marami ang pagkukulang natin mamaya, mag-sorry kayo sa asawa niyo. Diba? At sasabihin mo na, oh, aayusin ko na. Diba? Ang aking buhay. Pangatlo, o temperament. Ano? Sino ang magagalitin? Babae o lalaki? Lalaki! Fair, no? O, yung iba umamin na. Kayo naman yung tuturo pa. Ano?
Umamin na lang, ano, taas ang kamay ang magagalitin sa mag-asawa. Ayan, may sister Marie na lo. Pataas na lang. Ayan na. Ano, pagtataas si sister Maylin. Hindi ka naman magagalitin, ha? Ano, what, yung iba hindi umaamin. Ano. So, yung misunderstanding sa mga asawa, yung mga ganyan, natural naman yan eh. Diba? Pero, chine-check ninyo, baka naman sumosobra na rin, hindi na rin nakakatulong. Diba? Yung sobrang magagalitin, ano? Yung pagsobra na kasi, di ba sabi nga natin, pagsobra na ay kasama na. So, kailangan ay, bagaman siyempre, di ba sabi nga nung, nabasa ako sa puseng, ang babae raw, parang daw adobo. Lalo. Hindi raw masarap pag walang toyo. Talasa niyo sa Facebook. Parang sa ibaling yung brother pa nga, diba? Sabi raw, ang babae raw, parang daw adobo, hindi masarap nang walang toyo. So, masarap pala ang asawa pag may toyo. Pero yun nga, pag sobra na, nakakabuti. Ano? So, tingnan natin, chine-check natin. Baka wala namang kabuluhan yung mga kinagugalit natin. Minsan, na nagpapalala lang ng mga sitwasyon sa inyong buhay mag-asawa. Ano? So, importante yung nagkakapatawaran pa rin. Ano? Next ay, or the favorite nyo, bintana ng kapitbahay. Pangapat, sex life ninyo. Okay ba ang sex life nyo? Magkigay nga sana tayo eh, kailan ang last? Yung last year, katuwaan ko, kailan ang huli? Kagabi lang po. Eh, ang katantana, kagabi lang po. O, yun ang nakakatuwa. Diba kasi kailangan niya na mag-asawa? Diba nagpapatibay yan ang pagsasama ng mag-asawa? Diba? Ano na? Parang kayo yata yung last year, Sister Mel eh. Yung sabi niyo, kagabi lang. Di ba kayo? Ay, di ba? Kasi ka rin. Ginagawa ko naman siya. Patapik-tapik na lang raw. Ganun-ganun na lang. Good night. Tapos natapik din. Good night. So, at least may patapik-tapik. Ano? Buti na lang, nakalaro kayo, ano? Ano? Pero importante yan. Tama ba? Importante yan sa mag-asawa. Kakahiya pa tayo, ano? Tayo naman yung mag-aasawa dito. Ano eh? Give yan ng Panginoon. Ipinigay talaga ng Diyos yan. Ano para sa atin? To enjoy. Diba? Oo, may ito siya. Ibigay ng babae. O yan, pakinig nga yung Brother Rami. Pakinig nga yung si Brother Rami. Learn from the expert. Sa totoo lang, mababasa sa Ebanghelyo. Sa Mateo, sa Ebanghelyo ni Mateo ay may utos. Ibigay ng babae ang nararapat sa lalaki. At kaya hindi naman ang lalaki na ibigay sa babae. Ang pinagsama niya ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng sino mong tao. Yun po. Sister, bigay niyo lagi, ha? Ano ka na yun? Ano? Song nila? Ano sabi? Ano yung gawang team song nila, bigay mo na. Ano yung bibigay? Kasi kailangan talaga natin yan bilang mga mag-asawa. Ano? So, kumusta ang inyong sex life? Anong grade niyo sa asawa niyo? Grade niyo? 5. Wala pa sa choices? Ilan ba? Anong grade niyo sa patapik-tapik? Nang? Anong grade? Malakas man tumapik? Ay, naging nine. Wala, natutulog. Natutulog kakatapikan eh. Okay. So, chine-check natin ha. Importante kasi mga ingredients ng happy marriage. Ano, relationship with in-laws. Aba, napaka-importante yan eh. Sino yung may in-laws pa? Mga yan ha.
Ayan, meron pa, very good. Ano? Sino ang kalaban niyang mortal ang kanyang biyanan? Okay, magtataas ng kamay. Nakakahiya. Oh, importante yung good relationship natin sa in-laws natin. Diba sa isermo ko naman dati, sabi nga natin, kung hindi tayo sabihan ninyo, wala kayo asawa. Yun pa lang sapat ng dahilan to respect them and to love them. Diba? At tatandaan nyo, hindi kayo pwedeng maging masayang mag-asawa na kalaban nyo ang biyanan nyo. Tama ba? Hindi kayo pwedeng maging happy. Totoo ba? Hindi kayo pwedeng tunay na maging maligaya kalaban nyo ang biyanan nyo. Totoo yan. Pero yung mga mag-aasawa kasundo ang biyanan, yan ang mga pinakamasasaya. Diba? Oh, kaya, importante yun, yung pakikipag-relasyon natin mabuti sa kanila. Kasi tayo mga Pilipino, iba kasabihan nga natin, pag nag-asawa ka at nagpakasal, hindi lang dun sa asawa mo ka nagpakasal eh, kundi sa kanyang buong pamilya. O, ganun tayo eh. So, tignan nyo, kumusta ang relationship mo sa inyong mga in-laws. Another, your spiritual life. O, kumusta ang spiritual life natin? Kayo ba ay, di ba sarap sa mag-asama yung magkasama nagkakapilya? Di ba importante yun? Mag nagbabasa ng Bible, nananalangin, di ba? So importante yan eh, sa pagpapatibay ng samahan ng mag-asawa. Ano, napakahalaga niyan, ano, na ginagawa natin. So yung ating pong spiritual life, sinecheck natin. Kasi di ba sabi nga nila, yung ating pong buhay mag-asawa, love triangle daw yun eh. Love triangle. Si God yung nasa center, tayo yung nasa baba. Hindi iba ang love triangle, kundi ang Diyos. Pasin niyo, yung triangle, pag papalapit ka sa Diyos, ano nangyayari? Yung mag-asawa, lalo sila, nagkakalapit. Pero pag ilayo mo ang sarili mo sa Diyos, ano nangyayari? Kakalayo. Lumalayo rin yung mag-asawa sa isa't isa. Ganun daw yung symbol ng ano, yung love triangle ng mag-asawa. Pagpapalapit ka sa Diyos, lalong papalapit yung mag-asawa sa isa't isa. Kaya importante chine-check yan. Yung ating po spiritual life. Another, honest ba ang asawa niyo sa inyo? Justly honest po siya. Kung i-grade mo si Bob, anong grade niya sa honesty? 5. 4. Wala, 4 daw. Ay, nako, brother Bob. Ayusin mo. Alam mo. Kinukurot mo eh. Inaano mo. So, yung honesty. O, honest pa ang asawa niya? 1,000. Brother Lord, ano? Anong grade? Tinitigil ka masama na yan eh. Huwag ka magkakamali ha, sabi niya. Ano? So importante yun yung pagiging tapat natin, honest tayo sa asawa natin. Sa lahat ng aspeto ng buhay, kaya hindi tayo nagsisinungaling sa kanila. So importante yan. Another na pwede niyo i-check, o mga responsable ba kayo? Responsable ba ang asawa niya? Nope. Responsible ba? Responsable? No comment na lang. No comment. Ano. Kung responsable sila, ano pa? Yung love and affection. Alay, magkaiba talaga tayo yung mga... Yung... Ang babae kasi, gusto nila ano... Tawag nito... Yung showy tayo sa kanila. Pero ang lalaki kasi, delma lang yan. Eh, ano? Parang wala lang. Majority ng lalaki. Ano yun? So, si Erdel lang naman sa atin ng ano eh. Ano, corny. Ay, sinabi ko parang, hindi, yan yung ano, nakakatuwa pa yan. Pero hindi lahat kasi na lalaki ganyan. Ano, sa iba ba ganyan na rin, bro? Good job lang. Minsan po, minsan. Joke lang. Pero ibig sabihin, di ba, hindi naman lahat ng lalaki ganyan. Majority kasi pag mga lalaki,
hindi sila showy, yung affection iba. Hindi mas, hindi porke hindi nagpapakita ng gano'n na hindi na mahal. Ano? Ano sa mga? Sa mga hindi na ba? Gagawin ka na lang, bagsak yata ako. Baka na pati nagpakmoko at ako ang ano, maghanap ng ano, medics counselor. Anong grade ko? Ano yung mga? Seven, bro, seven. Bro, wala kang allowance. Pag pinagsak mo, wala kang allowance. Another, understanding. O, di ba yung pamunawa na... Sino ba ang mas anong understanding? Babae o lalaki? Okay, lalaki. Lalaki, bro. Walam nga nito pork chop, ako ketchup. Lalaki. Kasi, o sino ang madalas nanunuyo? Babae. Babae ba? Yeah. Lalaki. Lalaki. Eh, lalaki. Kasi mas ano tayo, madali tayo umintindi. Ma-understanding tayo. Understanding kami. Ano ba? Hindi na tuyo. Wala sa kami. Ah, pag hindi na tuyo. Ano? Oh, kaya naman na yun. Walang tatapikin sa gabi pag hindi na tuyo. Kaya usually, mga lalaki understanding yan. Pero dapat lahat naman, marunong tayong umintindi sa mga kalalagayan ng bawat isa sa atin. Kasi yan yung mga asawa natin na kailangan natin iniintindi. Meron silang mga pagkukulang, pero kailangan natin iniintindi at nawain sa buhay natin. Para lalo maging happy yung ating pong mga pagsasama. Ano? So, i-check ninyo ang lahat ng yan. Pag-usapan ninyo yung mag-asawa ngayon hanggang sa mga susunod na araw para mas ma-improve pa ninyo ang inyong relationship bilang mag-asawa. Diba? Kayo naman ang mag-aayos ng lahat ng yan. Kailangan lang, para ano lang yun eh. Di ba nagpupunta tayo ng doktor para magpa-check up tayo, para gumaling tayo. Ganon din sa spiritual, sa relationship natin as a couple. Dapat chine-check natin yan. Kasi minsan magugulat ka pag hindi ka nag-check-check, malala na pala ang sakit mo. Kahit ilagay natin sa physical body. Kapasin nyo? Ritter. Hindi ka nagpapacheck ang mamaya pa, malagayin ka mo, malala na pala yung sakit mo. Ganun din sa mag-asawa. Hindi sila nag-check-check. Minsan, malala na pala yung problem nila. Isang araw, maghihiwalay na sila. Diba? Kaya mahalaga, chine-check yan. Diba? Dahil ang mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, hindi exempted sa mga paghihiwalay. But God hates divorce. God hates separation between couple. Diba? Ang gusto ng Panginoon, ano man ang mangyayari, dapat sila ay magkasama at mag-asawa. Sabi ko lagi sa mga kinakasal ko, every time na nagsiseminar kami, hindi kayo nagpapakasal para maghiwalay bukas. Dapat malino yun. Kasi kung maghihiwalay din kayo, huwag na kayong magpakasal. Diba? Kaya, yun yung goal natin lagi, manatiling magkasama tayo kahit anuman ang pagdaanan natin sa buhay. Diba? Anything na pagdaanan natin, kasi yung goal natin, magkasama tayo habang buhay ng ating asawa. Yun din naman ang sinumpaan natin sa harapan ng ating po, Panginoon. Ano po? So, yun po, lesson po natin, this afternoon, pagpalain po tayong lahat ng